Hello mga kasaka, andito naman po ang inyong gurong magsaka para magbigay ng tips, konting kalaman patungkol po sa pag-alaga ng baboy, pagpapataba ng baboy sa likod bahay. Alam niyo na po kasi ay matagal ko ng hobby ang pag-alaga ng baboy noong bata pa ako. Marami na po kaming alagaing baboy, mga native nga lang. Pero ngayon ay mga hybrid na po ang inaalaga ko. Lima po yan. So, gusto ko lang sabihin po sa inyo na ang pag-alaga ng baboy ay isang napakagandang hobby kasi kikita naman po tayo dito. At higit sa lahat, ito po ay napakadali lang mag-alaga kasi nasa likod bahay lang sila. Madali nating makita, maalagaan, at hindi na tayo lalayo pa kasi nandito rin lang sila. Okay, so kagaya ko, may lima akong alagang baboy. Maganda po yung hobby na to, nakakawala ng stress at higit sa lahat, mayroon tayong konting kita rito. So, yung ganitong backyard hog pattern. Malay nyo, baka ito yung magiging umpisa ng inyong tatayo ng isang malaking babuyan o di kaya malaking pagpapataba ng mga baboy sa isang malaking kulungan, halimbawa. So, ganun po. Maganda po yung ganitong hobby. So ayan mga kasaka, huwag kayong maingay. Kasalukuyang natutulog yung mga baboy ko. Ayan, nagising na sila. Ang mga ito ay 90 days na po sila ngayon. Exactly 3 months. So tuloy pa rin po tayo sa pakain sa kanila ng grower. At ngayon, so gaya ng sinabi ko, ang mga baboy ko ngayon po ay mga 90 days na sila. So mayroon akong mahalagang tips na sabihin ko sa inyo sa mga kakwa ko na nagpapataba ng baboy sa likod ba. Ganito po yan. Sa isang buwan po, ang isang baboy ay nakakakain ng isang bag ng feed sa isang buwan. So, yan po ay base na rin sa aking karanasan at sa pagtatanong-tanong ko. Talagang ang mga baboy natin sa isang buwan ay isang bags ng feeds na 50 kilos ang talagang naubos nila. So, ganyan po. So, ibig sabihin, tatlong buwan na ang mga to, so ibig sabihin na isa sa kanila ay nakaubos na ng tatlong feeds na bags. Bags ng feeds. So, ganyan po lamang ang pagsusuma natin sa mga pakain sa ating baboy. So isang buwan, isang bags na feed ang nauubos nila ng bawat isa sa kanila. Ganun po yun talaga. So yan. Gutom na naman po ang mga to. Ayan eh. So,
Sa tatlong buwan na yan ay pwede na pong ibenta ang mga to. Sa sunod kong video ay may mga tip ako akong ibibigay sa inyo. Mga napakalagang kaalaman sa pag-alaga po ng ating baboy sa backyard patingin po natin. So, antabayan po ninyo yung mga iba kong mga video. So ayan mga kasaka, kita-kita ulit tayo sa sunod kong mga video. Meron ulit ako tips sa inyo sa pag-alaga sa ating mga baboy. So mga kasaka, kung ano man yung ginagawa natin, ingat-ingat lang po tayo. Palagi po tayong magsagawa sa ating mga gawain na kung saan tayo po ay always po presence of mind para po hindi tayo madisgrasya o di kaya ay hindi po tayo magkaroon ng problema sa ating mga ginagawa. So kagaya ko, nandito lang din ako sa bahay ko, sa likod bahay, nag-alaga ng baboy. So mga kasaka, ingat po tayong lahat. Palapat malapit na yung Pasko, ingatan natin yung ating mga sarili. So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli mga kasaka, God bless us all again. Maraming salamat sa panonood. So sa next kong video ay may tips na naman po kami na ibibigay sa inyo. Abangan niyo po yan. Bye bye.